sa CRO. Happy Lord's Day. So, isang pribilehiyo na kapagturo sa mga grupo ng mananampalataya, lalo na dito sa Caloocan. So, alam nyo, ang ARBC, pinakananalangin sa grupo to na ma-covenant, and also isa rin kami sa mga nagagalak ng dahil ang church, isa sa mission niyan ay manalangin para mga mananampalataya. Salamat sa opportunity na makita ka na nagpatuloy sa tunay na Diyos. So, bago tayo magsimula sa ating Bible class, tayo ay manalangin. Diyos, makapangyarihan sa lahat, Panginoon, purihin ka, ikaw ang Diyos na nagsalita, kaya ikaw ang Diyos na makala namin sa pamamagitan ng iyong salita. Salamat dahil yung mga katotohanan na galing sa iyo ay mababasa namin, masasambit namin, at matitindigan namin, Panginoon. Kaya gabayan niyo kami sa pag-aaral na ito at dalangin namin na itong pag-aaral na ito ay magbigay kaluwalhatian sa iyo at magpatatag sa outreach na nagnanais maging iglesia sa dakong ito, Panginoon. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so yung topic natin ngayon, question siya, why confessional church? So, ang isang outreach, lalo na ang Cornerstone Reformed outreach, nag-aim na maging isang Reformed church. Diba? So, isa sa distinction ng Reformed na iglesia, yung tinatawag nating confessional. So, maraming, lalo na sa US, nakakalungkot, maraming mga church may sa title, may pangalang reform, tapos magugulat ka ang nakatayo sa harapan, babae. O kaya naman, may rainbow na ano dito, na sasyo. Pero reform ang nakalagay sa pangalan ng church. So, may meme nga doon, magugulat, nagulat siya, Presbyterian kong pinuntahan ko, tapos ganto. So, hindi natin masasabing reform yung mga ganun. Hindi basehan na porke pangalan mo i-reform, reform na. Isa sa tinitignan natin at kung ang cornerstone ay magiging reformed church, makikita natin dapat na ito ay isang confessional church. So ano ba yung batayan natin? Bakit confessional? Ang mga naunang iglesia, panahon ng apostol, isang iglesia na may kinoconfess. Isang iglesia na may sinasambit na katotohanan at tinatayo ang katotohanan. Sabi sa 1 Timothy chapter 3 verse 16, great indeed we confess is the mystery of godliness. At ito yung mystery of godliness. He was manifested in the flesh, vindicated by the Spirit, seen by angels, proclaimed among the nations, believed in the world, taken up in glory. So si Apostol Pablo, nung sinusulatan niya itong si Timoteo na pastor ng Epeso, Ephesian Church, binanggit niya ito at bago niya banggitin ito, diniscuss niya muna yung qualifications ng elders at ng deacons. Pag tinignan niyo sa chapter 3 verse 1 to 13, ayun yung mababasa niyo. Pagdating sa 14, sinabi ni Apostol Pablo, gusto kong pumunta dyan, pero habang di pa ako nakapunta dyan, kung madelay ako, nais ko na makita matrain nyo yung mga nandyan sa inyo in a godly manner. At ano daw ang godliness? Ano ang mystery ng godliness?
we confess, ayan, He was manifested in the flesh, vindicated by the Spirit, seen by angels, proclaimed among the nations, believed on in the world, taken up in glory. Napaka-basic na creedal statement, confessional statement. At ito yung iglesia noon. Ganito ang iglesia noon, may kinoconfess sila. Meron silang sayings na mababasa. Kaya ang nakakalungkot ngayon, bakit hindi ganito ang karamihan ng mga nagsasabing sila'y iglesia ng Panginoon? Pag tinanong mo sila, ano ang pahayag ng iyong pananampalataya? Tanungin mo, pastor ko, ganun ang sagot. O kaya naman, wala, basta si Kristo. No creed, but Christ. Ang claim pa, pag nag-confess ka, may confession kang sinosubscribe, extra-biblical. Sumosobra ka raw sa Biblia. At anong sagot natin dito? Ang Biblia, e compilation yan ng mga kinonfess na katotohanan. Pag binasa mo ang Biblia, mga katotohanan yan na kinonfess, na binanggit, na ni-reveal ng Panginoon sa iglesia niya. Kaya maling sabihin na ang confession ay extra-biblical. May mga pahayag na labag sa Biblia, pero hindi lahat ng mga confession ay extra-biblical. Karaniwan, yung mga confession ay affirmation lang ng mga sinasabi sa Biblia. So, yung mga iglesia noon ay may kinonfess na katotohanan. Actually, ang ordinary, the ordinary church, yung general na kalagayan nila, meron silang mga sayings. Meron silang mga confessed truth. So now we will go sa definition. Ano ba ang definition ng creeds and confessions? Ang creeds and confessions ay historical summary of the correct interpretation of the Bible. So, unang mapapansin natin dito, historical. Makasaysayan. Ang paniniwala natin sa Biblia, hindi na ito nagdadagdag pa ng mga revealed truths. Wala nang isang apostol ngayon na makakakita, may bagong katotohanan mula sa Diyos. Wala nang ganon. Meron nang orthodoxy, meron ng mga truths na ni-reveal at ito ay ikinonfess ng church. So ang creeds and confessions, ito ay makasaysayang summary. Hindi siya yung kabuuan ng Bible, pero yung summary, yung suma, yung buod ng Biblia ay yung buod ng correct na interpretation ng Biblia. Actually, mahirap maging isang Kristiyano na sasabihin mo, Bible lang basis ko. Wala akong confession, wala akong creed, wala akong lahat, Bible lang. Pag tinanong mo siya, ano ang sino si Kristo? Sabihin mo, Bible lang. Sino ang Diyos? Bible lang ang sagot ko. Kung ano lang mabasa kong verse sa Bible. Diyan nagsimula ang mga saksi ni Jehovah. Ang Biblia, sapat yan. Pero ang wisdom ng Diyos sa church, yung manifold wisdom niya sa church, binigyan niya ito ng wisdom na mag-aral systematically. Sino ang Diyos according to the Bible? So, sinulat nila ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, pinakamarunong, soberano, banal, makatarungan. Sinulat yon sa confession. At yun naman ang sinasabi ng Bible. So, ito ang benefit ng creeds and confessions. Kaya, alam nyo ba, ang mga unang converts ng Christianity bago yan i-baptize, pinaparecite sa kanila yung Apostles' Creed, yung I believe in the Father Almighty, maker of heaven and earth. Bakit? Kasi yun yung nagdi-distinguish sa kanila sa mga pagano, sa mga ibang grupo, yung credo na sinasampalatayanan ng Kristiyano.
tulad ng Apostles' Creed. Kaya ang credo, ang meaning niyan, I believe. I believe sa English. Latin niyang credo. Kaya sa Lumang Tipan, meron silang statement na the Lord is one. Bayang Israel, ang Diyos nyo ay isang Diyos. Statement nila yan bilang Kristiyan, bilang mga Hudyo, bilang bayan ng Diyos sa Lumang Tipan. Ang mga iglesia sa Bagong Tipan, their saying is trustworthy and deserving of full acceptance that Christ came to save sinners, of whom I am the foremost. Yung Christ came to save sinners, yan creed yan. Yan eh confession ng pananampalataya na known sa early church na si Kristo na parito sa lupa para iligtas ang makasalanan. Yan ay isang statement na mula sa Biblia. At kung ikaw ay Kristiyano, masasabi mo yon, di ba? Masasabi mo na Christ came to save sinners, of whom I am the foremost. Masasabi mo yon. Kung di ka Kristiyano, di mo yun masasabi. Ang hirap sabihin nun, kung di ka Kristiyano. Kaya, nabuo yung mga iba pang creeds tulad ng Apostles, Nicene Creed, Athanasian Creed, Chalcedonian Creed. Yung mga yan, mga credo yan na tapat na buod ng pananampalatayang Kristyanismo. So, ang hamon sa'yo, aralin mo yan. Huwag ka matakot. Ala, Katoliko yan. Hindi. Yan mga tapat na pahayag ng mga nauna sa atin na nasa Biblia rin naman. Nasa Biblia rin naman. Meron ding mga confessions. Ang kaibahan ng creed sa confession, ang creed siya? Karaniwan siguro mga 12 lines. Kaya yung Apostles' Creed, tinawag siyang apostle kasi 12 lines lang siya. Labing dalawang apostol, labing dalawang linya ng pananampalataya. Yung Nicene, medyo mahaba. Pero pwede pa rin ma-memorize. Yung mga bata, magaling dyan. Abisado nila. Saludo, di ba? Mahirap i-convert ng Iglesia ni Cristo yung kabisado yung Nicene Creed . Tsaka Athanasian Creed . Sabihin mo, Diyos ba si, ay tao lang ba si Cristo? Sasabihin ng bata, Nicene Creed. Kawawa, di ba? So maganda, kabisaduhin nyo yan. Kung di nyo makabisado, aralin, basahin. Kasi yan mga tapat na pahayag ng pananampalataya na mababasa sa Biblia. Yung confession, mas extensive siya. Tulad ng Westminster. So, lahat na ng topic, hindi lang may isang theological issue na ina-address. Lahat, from Holy Scripture to the end times. Sa huling araw. Kaya, di ba, sa LBCF, ang tagal nyo na inaaral, di ba? Iba-ibang chapters. May marriage, may civil government, may church, may Christ, may justification, sanctification, may election, may God's decree. Yun ay extensive. So, tapat na buod ng pananampalataya talaga. So, kung gusto mo malaman yung from the basic doctrines ng Christianity sa pinaka matitinding issues, basahin mo yung confession. Magkakaroon ka ng grasp ng lahat ng mga dapat mapag-aralan ng isang Kristiyano. Ayun ang confession. Kaya merong Westminster, may 1689, may Savoy Declaration. Lahat yan mga tapat na pagbubuod ng interpretasyon ng salita ng Diyos. Pero ang bias natin ay sa 1689. Ayan ang bias talaga natin. Sana wala ditong Westminster. Pero kung meron, okay lang, bati tayo. Pero rebap ang natin. Mas convinced din ako sa rebap. Sa baptism naman yun, may pagkakaiba yung mga Westminster. Pero
doon din natin makikita yung kaibahan ng ibang denomination sa denomination natin, while not saying that they are not Christians. So, ang kaibahan ng confession, mas ano na siya, mas pinopokus niya yung mga distinctives, yung pagkakaiba ng Baptist sa Presbyterian, sa Congregationalist. So now, nakita natin yung definition, doon na tayo sa significance. Paano natin gagamitin yung confession? Ito yung confession. Sige, na LBCF ako. Ito yung confession ng church, LBCF. Paano mo gagamitin yan? Una, it will be used as a means of safeguarding truth. So ang church, siya ay pillar and buttress of the truth. Siya yung, kumbaga, haligi at suhay ng katotohanan. Ano yung haligi? Yung parang protector, di ba? Pag may wall ka, may haligi ka, meron kang protector ng truth. Hindi yung church ang truth. Hindi church ang truth. Ang church ay protector ng truth. Naniniwala sa truth at pinoprotektahan yung truth. So ang iglesia ay ganun pala. Hindi pala ito ang number one promotor ng kasinungalingan. Ang pinakatungkulin ng iglesia ay protektahan ang katotohanan. Kung may nagsasabi ng kasinungalingan, ang iglesia ang number one na magsasabi, mali ka, ito ang totoo. At ang confession ay magagamit natin bilang means to protect the truth, to safeguard the truth, to contend for the faith once and for all delivered unto the saints. Kasi yung faith natin, eh, ano na siya eh? Constant na siya, nakalatag na siya, hindi na siya nadadagdagan tulad ng iba na may marireveal pa. Hindi na, siya ay delivered unto the saints. Yung pinaniniwalaan ng mga Kristiyano nung unang siglo, yun ang pinaniniwalaan natin ngayon, puprotektahan na lang natin. Protektahan na lang natin. Yun ang tungkulin ng iglesia. Kaya yan ang kaibahan natin sa mga ibang relihiyon na nadadagdagan pa yung Biblia. Meron silang Book of Mormon, merong pahayag ni Manalo, meron na mga isa, vision daw, ito ang plano ng Diyos sa Pilipinas, may bagyong paparating, ganyan, ganyan. Hindi ganun ang iglesia, meron ng pananampalataya na ibinigay sa iglesia, o protektahan nyo to, protektahan nyo to. Kaya ikaw always prepared to make a defense to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you. That's the purpose of a church. And the confession is a useful tool na maprotektahan ang katotohanan. Pag may nagsabing, kunwari may nakapasok dito, ang sinasabi si Kristo ay supreme na creature. Kung ikaw aware ka sa confession, sa creeds, anong supreme sa creature? Siya ang creator, paano siya naging creature? Diba? So meron ka ng mabilis mong matutunugan yung mga mali kung ikaw aware sa confession at sa creed. So ang punto natin dito, creeds and confessions are written to distinguish correct biblical teachings from false and heretical. Kaya natin sinasabing mali yung iba dahil alam natin yung totoo. Alam mo yung totoo. Hindi mo pwedeng, hindi lang sinasabi mong mali sila kasi ayaw mo sa kanila. O may kagalit ako dyan. Hindi. Alam mo yung totoo. The truth. At yun nakasummarize sa creeds and confessions. Pag may nagsabi, tatlo ang Diyos, alam mo na mali siya. Kasi sinabi ng confession, isa lang ang Diyos. Pag sinabing pareho ang anak at ang ama at ang banal na espiritu, pareho sila. Isang persona lang, alam mo na mali yun. Kasi alam mo yung distinction nila na ipinahayag sa scripture. Kaya, obserbahan nyo, maging yung mga kulto, gumagamit ng Bible. Diba?
Nagamit sila ng Bible. Pero anong kaibahan nila sa Christian church? Sa Kristiyanong iglesia? Yung iglesia, tapat yung pahayag ng paggamit nila sa Bible. Tapat nilang pinapahayag yung Biblia. Ang ibang grupo gagamit ng Biblia para suportahan lang yung sarili nilang claim. Kaya nga, nung may nakausap akong INC, sabi niya, tignan mo itong sa verse na to, ang si Maria ay nagdalang tao. So ano si Kristo? Tao! Kasi sabi sa Bible, si Maria ay nagdalang tao. Hindi naman dalang Diyos. Ang, tignan mo yan. May Bible na gamit, di ba? May Bible na gamit. At ang nakakalungkot dito, hindi yun yung tapat na paghahayag ng Biblia. Hindi naman natin dinedenay na tao si Kristo. Pero hindi siya tao lang. Siya'y Diyos na nagkatawang tao para iligtas tayong mga makasalanan. Yun ang pahayag ng Biblia at yun yung tapat na pagpapahayag ng Biblia. Kaya yung mga kulto, kahit gumagamit sila ng Biblia, mali yung pagpapahayag nila sa Biblia. Gagamit sila ng teksto para suportahan yung sarili nila. Hindi nila inaaral yung buong Biblia at then ituturo sa tao. Yung whole counsel of God. Second, means of witnessing the truth. So, hindi ka lang nagpo-protect sa truth, hindi mo lang iingatan yung katotohanan, palalabasin mo rin yung katotohanan, ipapahayag mo. Iwi-witness mo sa mga nasa labas ang katotohanan. So, ganito ang iglesia. May depensa siya, may opensa rin siya. At tong confession, double effect. You can also use this to proclaim the truth. Tandaan, ang iglesia ay may tungkulin na ipahayag ang katotohanan sa mga hindi mananampalataya. Duty yan ng church as a corporate body. Yan ay duty ng iglesia. Ang iglesia ay inahahanda ang bawat mananampalataya na ipahayag ang katotohanan sa mga nasa labas. At paano niya ipahayag ang katotohanan? Itong confession, mapamiliarize mo to, maipapahayag mo yung katotohanan. Yung utos ng Panginoong Jesus sa mga disipulo, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them and teaching them to observe all that I have commanded you. Observe nyo dyan, yung Great Commission hindi natatapos sa baptism. Nung sabi dyan, baptizing them and teaching them to observe all that I have commanded you. So ang duty ng iglesia ay ituro ang lahat ng iniutos ko sa inyo. So ang notice nyo yung command, ito ay about the all things na tinuro ni Kristo sa kanyang mga tagasunod. Ayan ang tunay na iglesia. Tinuturo niya yung mga tinuro rin ni Kristo. Yung Kristiyanong pananampalataya na nakasummarize sa creeds and confessions, ito, pwede itong mabasa ng mga nasa labas. Nakapublic yan. 1689 confession, itype mo lang sa Google, mababasa yan. Believer o unbeliever ang magbasa. At pwede ring magamit yon para ma-discuss ng mga unbeliever. Ito yung maganda sa mga public, pinapublish yung confession. Pwede siyang pag-usapan ng mga nasa labas. At yung iglesia, ready siya kung ano sasabihin ng nasa labas. At pwede mo ring i-discuss yun sa mga unbeliever, yung confession. Ano ang kabuuan ng scripture sa isa, 72, sa atin, 66. O, pag-uusapan yun. Bakit 66 sa atin, but sa kanila, 72? May pahayag si Soriano, 67. Book of the Bible, di ba?
pag-usapan nila, ba't sa inyo 67, ba't sa atin 66? Nasa confession yan, pinaliwanag yan, at papuri sa Diyos na nagbigay ng karunungan sa iglesia. Kaya yung summary ng ating written beliefs, ito eh magagamit natin to witness to others. Ang mga tao, halo-halo na yung tanong nila sa relihiyon eh. Karaniwan nga, nung sa trabaho ko, ang number one tanong sa akin, pagkatapos ng anong religion ko, anong bawal sa inyo? Yun ang sunod na tanong, anong bawal sa inyo? Ang sagot ko, yung pinagbabawal ng 10 utos. Kasi yun yung moral, yung sabi sa confession. O doon namin na pag-uusapan yung mga kasalanan, so bawal sa inyo mga babae. Natural! So bawal sa inyo na hindi sumamba sa araw ng, sa kanya kasi Sabado siya, Seventh Day Adventist. Sa araw ng Sabat. O may sagot ako, ba't Linggo yung pagsamba ko? Kasi nasa confession. Diba? Yung mga ganong tanungan, madidiscuss nyo sa mga nasa labas. Kung familiar kayo sa confession. Yung simpleng tanong, bakit Linggo, hindi Sabado? Dapat alam mo sagot dyan, diba? Kasi Linggo ka nagsasamba, hindi ka naman sumamba na, kasi ito na nakasanayan, diba? Dapat alam mo sagot, bakit araw ng Panginoon, Linggo? Nasa confession at nasa Biblia rin. Nasa Biblia rin. Third, means of promoting unity and peace. Ito yung nakakatuwa eh. Yung iba sinasabi, pag naging confessional ka, nagiging divisive ka. Dinidivide mo yung iglesia, payapa lang kami noon, nung dumating yung confession na yun, nagdebate-debate na kami. Pero bakit ito na po promote yung unity and peace? Kasi merong tapat na pahayag ng Biblia. Alam nyo kung saan kayo mag-unite. At alam nyo yung hindi nyo dapat pagkaisahan. Ngayon, ito yung nakakalungkot. United sa mga minor things. United sa pag-celebrate ng Christmas party. United sa pag-attend ng concert. Pero divided kung sino si Kristo. Divided sa ecclesiology, kung paano pa lalakarin ang iglesia. Yung nakakalungkot. Hindi naman yun ang inutos ng Biblia. O dapat united kayo sa kakainin nyo. Lama, kung sa isa-celebrate yung mga events, dapat united kayo dyan, ha? Pero kay Kristo, sige, okay lang, kahit iba-iba tingin nyo kay Kristo. Kahit iba-iba tingin nyo sa iglesia. Ang confession, nililinaw niya. San ba tayo pinaka-dapat nagkakaisa? Dahil ang iglesia, tinuro, may mandato siya to unite. Dato yan ng ni Kristo sa church. Pinag-pray niya yan that they may be one. Yung mga tagasunod niya maging isa. Kaya nga sabi sa Ephesians 4:3-5, eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace, there is one body and one Spirit, just as you were called to the one hope that belongs to your call, one Lord, one faith, one baptism. Ang pagkakaisa ng pananampalataya, ito'y nagkakaisa sa katuruan na itinuro ni Kristo. Masasabi nating united ang CRO pag ito'y nagkakaisa sa tinuro ni Kristo. Pag ito ay tapat sa mga pinangaral ni Kristo. Kaya yung pag-subscribe natin sa mga historical documents tulad ng 1689, it means having unity not only in our present generation, tayo-tayo na namuhay ng 21st century, but go back dun sa tinatag ng Panginoong Jesus hanggang ngayon, nakikipagkaisa ka dun pag nag-subscribe ka sa isang confession. Hindi ka basta lang nag-unite ngayon, yung unity mo hanggang sa mga nauna sa'yo at hanggang sa mga paparating.
na mga Kristiyano, sa mga magiging apo mo sa tuhod na magsusubscribe dito, united ka sa kanila. Kaya, yung creeds and confessions, contrary to the opinion of others, it promotes Christian unity even beyond our present generation. Hindi siya divisive. Kaya siya divisive kasi mali yung pinagkakaisahan nila. Mali. Kaya naisip nila divisive. Pero kung aaralin yung confession, yung creeds, makikita mo yung unity na tama, yung unity na inilatag ng Panginoong Jesus. Kaya, ito, kung maging church ang CRO, syempre may aim yan na magkaroon ng mga, kung loloobin ng Lord, meron kayong magiging mga church plants, yung mga magiging outreach na magko-covenant. Dapat, kasama yan sa i-apply nyo na ituturo nyo sa kanila yung confession of faith. Hindi nyo hahayaan, o sige, mag-covenant na kayo dyan, adapt nyo gusto nyong i-adapt. Hindi. Tuturo nyo sa kanila yung confession para pag sila din naging covenanted church, ituturo din nila yung confession hanggang sa ituro ng ituro hanggang sa muli, na muling pagbabalik ng Panginoong Jesus. So, yan yung magandang application dyan. Kaya kami, inuturo namin sa inyo yung confession para alam nyo yung tatayuan kung maging iglesia man kayo. Meron kayong tatayuan at ituturo sa iba at ituturo ng iba at patuloy hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon. Pang-apat, it is a means of teaching. Ang iglesia ay nagtuturo. It is a duty to continue teaching the truth. Ang iglesia ay learning community siya. Kaya, pag napansin nyo, pag dumalo kayo ng panambahan, may pagtuturo, may pangangaral, may regular na pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kaya nga ang mga apostol at ang mga unang tagasunod ng iglesia, unang mga kasapi ng iglesia, ano ang, san sila devoted? They devoted themselves to apostles' teaching and fellowship, to the breaking of bread and the prayers. So, deboto sila, hindi sa pagpunas ng panyo sa isang ribulto, kundi sa pangangaral ng apostol, dun sila deboto. Doon nila inilalaan yung kanilang mga regular na gawain. Doon ang focus nila. Yun ang pinakaabangan nila. Yung pagtuturo, yung pagpe-fellowship, yung paggagawa ng sakramento, yung pananalangin. At yung mga office bearers, yung mga pastor, ayan ay required na able to teach. They are called pastors and teachers. Kaya si Pastor Angel, siya ang regular na nagtuturo sa inyo. Kasi yun ang tungkulin niya bilang office bearer. At kung magkakaroon kayo ng mga dagdag na pastor, magtuturo rin yun. Hindi pwedeng dagdag tayo ng pastor, pero wala siyang ibang pagpupukusan niya. Hindi siya magtuturo. Hindi ganon. Isa yun sa titignan. Kaya niya bang magturo? At kung ano ang ituturo niya? Confession. Yung confession, magagamit niyo yun para malaman kung katotohanan ang ituturo nung pastor o nung mga preacher, yung mga tumatayo dito. Kaya yung creeds and confessions, helpful tools siya to instruct the church of systematic of the Bible. Pag sinabi systematic, ang Bible kasi may narrative siya. Iba-iba. Kunwari, Genesis 1, creation. So, anong sinasabi ng Genesis 1 tungkol sa Diyos? Creator. Siya ang naglikha. Pero pag ibang chapter na, iba naman ang kwento. Ang ginagawa ng systematic theology,
pag sinabing God, ano ang sinabi ng lahat ng book sa Bible tungkol kay God? Ganun ang systematic theology. So kung sinabi sa Genesis Creator, sinabi sa Exodus Lawgiver, tagapagbigay ng kautusan, sinabi sa Revelation muling babalik, ang gagawin ng systematic theology, kukunin lahat 'yon at isa-summarize. Ganun ang systematic theology. So ang confession, ginagawa niyang systematic yung pagtuturo. Hindi siya focus lang sa isang verse. Sinusuma niya yung Biblia, tas ihahayag sa'yo. Ito ang Diyos. Ang Diyos ay naglikha, nagbigay ng kautusan, banal, makatarungan, lahat yun. Ganun ang ginagawa rin ng confession. Kaya pag in-observe niyo yung confession, isang paragraph siya, pero sa baba, ang daming reference na scripture, iba-ibang part. Kasi systematic yung ginawa. Systematic na pagtuturo. Kaya ang creeds and confessions, helpful tools siya. So kung wala ka pang systematic theology na book, yung ako, isa pa lang, Reformed Systematic Theology, tas volume 1 pa lang yun, ang pinakamaganda mong book, Confession of Faith. Yun na yung systematic theology mo na book. Sino ang Diyos? Oh, nakalatag, nandun yung verse. Sino si Kristo? Nakalatag, nandun yung verse. Yung mga verse. Systematic theology. Hindi ka na magpupunta-punta pa sa tatapusin mo muna yung buong Bible para malaman mo kung sino ang Diyos. Meron na. Summarize. Pero hindi natin dinidisregard yung regular na pagbasa ng Biblia. Kasama yun sa paglago mo. So anong application nito? Ayun, yung mga preacher, mga teacher dito, ma-evaluate natin sila kung tapat sila sa Bible sa pamamagitan ng confession. Kaya yung mga preachers, mga tumatayo sa harap, mga teachers, magandang gawing ano yan, routine. Aralin ko confession. Ano ba pinaka-interested akong topic muna? Kundi ko pa kayang lahatin, pili ka isang topic. Aralin mo. Lord's Day. Christian Sabbath. Nandun yun. May paragraph dun. Sa creation, sa scripture, sa nandun lahat. At yun din yung magandang batayan para masabing ikaw eh tapat sa Biblia. Kaya sabi ni Pastor Jeff Robinson, ang aim natin ay healthy church, hindi lang basta church, malusog na iglesia. So sana ang CRO ay makita sa kanila itong sabi. Church is one that knows what it believes, preaches what it believes, teaches what it believes, sings what it believes, prays what it believes, confesses what it believes, and seeks by God's enabling grace to live what it believes. In other words, a healthy church is a confessional church. Kung nais natin na maging malusog ang CRO, makikita mo yan sa alam nila. Ano ang alam ng CRO? Makikita natin yan doon. Sa tinuturo nila, sa pulpito, sa awitan nila, maging sa inaawit, maging sa pananalangin. Kanina nagbe-prayer, katuwa. Nasasambit yung mga prayer na sang-ayon sa Biblia kasi yung iba nagpe-pray kontra sa Biblia. At sa pamumuhay, paano nila pinamumuhay yung pinaniniwalaan nila. Kaya ang malusog na iglesia, confessional. Confessional. So sana, ang CRO, confessional. So dito tayo nagtatapos. Pwede nang magtanong.
Kasama ko si Pastor RT sa mga sasagot. Mga tanong o kaya comments, welcome. Okay, mukhang wala ah. Ah, meron ba? Ah, bumebelo. Hello po. Tanong ko lang po, yung sa historical creeds, merong Apostles, Nicene, Athanasians, Chalcedonians. Bakit po marami gawang creed? Meron po bang kulang sa isang creed na wala doon sa ibang creed? Okay, pwede magdagdag si Pastor RD sa sagot ko. Pero ang karaniwan kasi ang creeds, meron siyang issue na ina-address. So, maliban sa Apostles, siguro itong Apostles' Creed, early ano talaga siya, summary ng faith. Pero yung Nicene, Athanasian, Chalcedonian, may mga heresy na nabuo nung panahon na ito. Sa Nicene, nabuo yung tinatawag nating Arianism, na sinasabing si ang Panginoong Jesus, siya ay ano, mataas sa lahat ng creature. Mataas siya, pero creature pa rin. At sinagot siya ng Nicene Council nung panahon na yon. So nabuo yung this is the Catholic faith that nilapan sa Arianism. At sa mga ibang ano, meron ulit na heresy na sinagot naman ng Athanasian Council at doon din sa Chalcedonian. So, may mga creed na wala, na hindi binanggit yung sa mga future, pero lahat yan ay ano, hindi yan nagkokontrahan. May mas malinaw, mas may focus sa gantong issue, mas may malawak lang. So, ano, nagko-contradict. Meron lang mas pinokus, kumbaga. Follow up siya. So, may possibility po, if ever na may mag-arise na problem ngayon, may possibility na madagdagan po yung creed. Hindi na siya creed karaniwan. Parang ano na lang, yung tinatawag nating parang declaration of faith. Parang ganun. Tulad nitong nakaraan, ang issue sa Amerika, yung mga churches, niyayakap na yung feminism at yung gender, na fluid ang gender. So may mga theolog, mga pastors doon sa Amerika na nagtipon sila to write yung response. So yun eh, declaration yun, pero hindi na siya matatawag as creeds. Kasi ang historical creeds, yung mga nasa panahon lang nung una. Pero faithful response pa rin yun sa isang issue. Hindi siya, pag sinabi nating creeds, na yung technical term, yung mga una, historical. Yung mga ngayon, mga statements na lang siya na may issue kasi sa panahon ngayon na dapat linawin. So, pinapahayag nila, nililinaw nila sa tao. Okay na po?
Wala na ako idadagdag eh. Actually, kahit yung Confession of Faith 1689, ang ina-address din doon, mga heresies. Kaya may mga topic na in-arrange yun, very systematic din, pagkaka-arrange siya kanya. So, ang ina-address talaga nun, kagaya na sinasabi, itong Christian Confession is to protect the truth. So, para maprotektahan yung katotohanan, ituturo. So, ina-expound nila. Ang binasihan din ng Nicaean ay Apostles' Creed din. Tapos, pinalinaw lang nila yung part nung about doctrine of Christ, yung Christology. So, habang may nag-a-arise, we can always go back doon sa mga katotohanan na to. What we have now is actually enough for us to address concerns kahit sa politics eh. Bumabalik pa rin tayo sa Confession of Faith. Ecclesiology, di ba? Yung mga issues sa mga churches ngayon. Bumabalik pa rin tayo. Wala pa tayong nakikita na parang hindi sufficient na idadagdag ko to, papaliwanag ko to. Kaya nga, napaka biyaya sa atin ngayon bilang iglesia na meron ng ganito. Kahit nga mga bata, natuturuan eh. So, yung teaching kanina na sinasabi, yung unity, we are uniting ourselves din dun sa mga faithful na katuruan ng mga nauna sa atin na mga Kristiyano. Ang kagandahan nga niya, pag binalikan mo yung history, even those who embrace those truth, meron pa nga, nakakita na ba kayo ng mga movies kung saan may church, tapos katabi ng church, sementeryo? Di ba ginagawa nilang horror, set up yun? Pero karamihan ng mga churches sa Europe, ganun. Bakit? Kasi naniniwala sila na yung paniniwala ng mga nauna sa kanila ay paniniwala na dapat na ipasa rin sa mga susunod na generation. They will die together with their brethren na yumakap ng ganong katotohanan. Kaya sama-sama sila. Sabi nga nila eh, kung bubuhayin kami ng Diyos, kasi yun yung paniniwala nila eh, magkakasama kaming tatayo sa... Though we don't believe on what they're saying totally, pero nandun yung sense na isa sila ng pananampalataya. Magbago man yung generation, they are embracing the same truth. At napakaganda nun. Iglesia na may pagkakaisa dun sa katotohanan. So, yun lang sa akin. Hey, may question ba? Question? Comments? Huwag kayo mahiya, di naman kami nakakain ng mga nagtatanong. Ayun, salamat sa pagtuturo. Brother Jess, yung nabanggit mo kanina yung siyempre, ang in-hold natin is LBCF 1689. So, then, bias tayo doon. Ay yung nabanggit mong term. Maari ba na kasi ngayon, may more on Puritan yung mga nababasa namin. Ako, personally. So, Westminster yon, siyempre. Karamihan sa kanila. So, ang idea is, maari bang ma-covenant, example ako, tapos ang pinangahawakan ko or yung belief is Westminster, Baptist. Paano yun din? Ano yung maaari natin? Papalisin ba ako? mas maganda, pastor, ang sumagot dyan. Kasi bias din ako eh. Gusto ko ipapalisin. Actually, maganda yung tanong. Pero ang gusto ko lang iwasan natin is i-deny natin yung laman ng Westminster dahil 1689 ako, ito yung bias ko, nang hindi inaalam kung ano yung laman ng Westminster. Kahit naman sa mga cultic belief, hindi natin sila dinideny kagad nang hindi natin naiintindihan bakit natin tinatawag na cultic yun, bakit heresies yun. Diba? Iniintindi natin. So ang challenge sa atin, even in 1689, bakit ang stand mo, Westminster? Dahil madalas, meron lang hindi naiintindihan pa sa 1689. Again, yung 1689, kinuha yan sa Westminster sa Savoy Declaration. Actually, sa family worship din namin, hindi ko iniiwasan ng Westminster dahil ito'y isa sa mga kung saan nakita natin yung mga solid truths . So, kumukuha rin ako sa Westminster. Ibig ba sabihin nun, unfaithful ako sa
ano, 1689. Actually, nasa scripture din kasi. So, faithful ako sa scripture. Pero yung sinasabi lang natin, yung mga differences, yung mga minor siya, yun nga, may mga biases na or what. Pero, make sure na naiintindihan mo. Kahit sa amin ngayon, sa mga nagpapamyembro sa ARBC, we encourage them to read and understand yung confession na niyayakap namin. Huwag niyong yakapin dahil sinabi lang sa inyo. So, ang challenge is maintindihan natin bakit natin siya yinayakap. So, hindi, stand ko Westminster. Kasi yun palang nabasa mo. Pero, kapag nabasa mo na yung sa 1689, makikita mo in line. Again, bias ako, mas malinaw. And then, solid kasi yung ano. may one na-encounter ako kasi hindi lang pa nila nadadaanan yung 1689. Pero, malinaw na kasi. Kahit mga bata na intindihan na yung mga truths doon. So, yun lang sa akin. Sana na-address. Follow-up. May follow-up. Ang ano ko na lang advice ko sa'yo, 1689 na biro lang. Sa ano, yung sa tanong niya kasi yung sa membership, tas 16, Westminster ang Arali yung 1689. Arali. Bakit yun yung ine-embrace mo? Usually, nagkakatalo lang din naman talaga sa baptism. Credo, saka pedo. So, yun. Ang Christian na pinaniniwalaan natin, those who confess. Oh, yung bata, hindi pa nagko-confess yan. Kadalasan eh. Pero, again, pag nagbasa nga ako ng mga book, karamihan talaga eh, Westminster din talaga. Though, yun. Pag sinabi kanina, one baptism. Paano naging one baptism? Sila, nag-confess sila nung binaptize sila. Tapos yung iba, hindi pa nagko-confess. Paano naging one baptism? Hindi, again. Hindi, pero yun. As a parent din, pag pinag-usapan na yung baptism, yun yung desire ko. Makita ko yung anak ko na malinaw sa kanya na yung pinaniniwalaan niya. Kaysa sumunod lang ako sa daddy ko eh. Saka mami ko eh. Di ba? Mas maganda na makita niya yung truth at siya mismo eh yumuko dun sa truth bago siya mabautismoan. At sinasabi ko palate sa nakakausap ko, ang bautismo ay isa sa mga bagay na babalikan mo pag may mga struggles and may mga issues or concerns ka sa sin. No, babalik ako. Hindi yung nararamdaman ko yung dahilan kung ba't ako Kristiyano. Babalikan ko yung bautismo, nakapahayagan ng pinahayag ko yung pananampalataya ko kay Kristo, pinatotohanan ng iglesia, pero higit sa lahat, sinabi ng Diyos na ako na kaisa ni Kristo ay binautismuhan kaisa ni Kristo. Yung sinabi, na yung narinig nila John doon sa bautismo ng Panginoong Jesucristo na ito ang aking anak na kinalulugdan ko. Parehas na mensahe na sinasabi sa atin yun nung binautismuhan tayo. Ako ay tinuturing ng Diyos na anak at kinalulugdan ako ng Diyos dahil kaisa ako ni Kristo. Paano babalikan ng bata yun? Eh, hindi ko maalala kung kailan ako binaptize eh. Though, hindi ko alam kung paano nila dinidil yun kasi hindi ko yung tinignan sa kanila. Okay? Pero meron silang mga usapin patungkol dyan. At medyo naguguluhan din ako dun sa stand nila. Pero sa akin ang malinaw is yung 1689. Yeah. As ano, naalala ko rin pala, meron kaming nag-a-apply siya. Tapos ang disagreement niya naman sa covenant theology. Ang advice talaga, aralin niya. Pero kung magpapamember siya, hindi naman namin siya sasabihin, hindi bawal ka na. Ang sinasabi lang, aralin mo, in due time, magiging kapareho ka rin namin. Saka gospel issue pa rin naman talaga. So, ang lang parehas ng gospel. Tapos siguro, ayun nga, wag na lang ipropagate. Kung alam mo naman na 1689 yung church, tapos ang conviction mo, Westminster, huwag mo ibang, oy, Westminster kayo. Ganon. Pero aralin mo talaga yung 1689 para wala nang ano, maging kapareho mo na lahat. Pero hindi. Ayan, si Pas. Salamat, Pastors at Brother Jeshurun sa ano, labor, sa pagpapaliwanag.
issue rin, ulitin ko lang, no? Issue kasi siya ng membership, kung ano. So, sa interview, maalala natin, may tanong doon, naaral mo na ba, or kinukonsidera mo ba, yung 1689 Baptist Confession? So, karamihan naman ng interview namin, umuoo, at nagugustuhan naman nila yon. So, may mga peculiar settings talaga na ganun. Or, maybe, naiinteresado sila sa ibang confession, inaral talaga nila. At the end of the day, I believe na, yun nga, yung konsensya natin eh. Kasi ang pagpapamember naman natin ay, ano eh, leading din ang Panginoon. So, as much as possible, the church, guys, sabi nga ni Brother Jeshu, ituturo talaga yan. At responsibility rin ng nagpapamember na aralin siya. Kumbaga, if you will spend more time studying dun ka sa 1689, mas magbabad. Dahil nga, ang convince ka, no? Convince ka dun sa Westminster, maganda na mas maintindihan mo. So, mas babaan mo yun. Kasi yun ang responsibility mo bilang nagpapamember ka ng isang church. Ngayon, pag dumating sa point talaga na hindi matibag yung position mo doon, there's no harm in looking for a church na parehas kayo ng confession, kasi mas magiging healthy siya, lalo na hindi naman yun detrimental sa faith mo. Dahil basta sabi nga, parehas ang gospel natin, ganun. At kung makakatulong yun sa growth ng church, ay ng personal life mo, ng personal faith mo sa Panginoon. Walang problema naman doon. Nagiging problema siya kung hindi ka, kung, alam mo yan, yung nag-waver ka lagi, tapos, yun nga sabi, huwag mo na lang i-propagate, tapos magkukonvince ka pa ng iba, doon magiging divisive na yung tao doon sa bagay na yun. So, kaya nga may, ano eh, may membership process. Just to make sure na ito ba talaga yung church na gusto mong aniban, no? bad spirit pala yun. Sumasanib. Ayun. So, magandang ano yun, magandang practice natin. Lalo, membership. Pero, doon sa tanong kasi, mako-covenant ba ako? Meaning, magiging member ba ako? So, may desire magpa-member. Diba, nandun? So, I would rather encourage na mag-spend nga ng time, mas aralin pa yung confession na tinatayuan ng church. Kasi otherwise, kung talagang conviction mo ay hindi na talaga matibag, parang mas healthy na makasama ka dun sa church na yun din yung tinatayuan, dahil ayaw nating maging half-hearted yung pananampalataya or yung pag-ano natin, pag-devote natin sa church, sa isang simbahan na pinagdadalahan sa atin ng Panginoon. So, may responsibility nag-a-apply ng membership, at yung ano rin, yung church din na mas ma-support yung study na yun. So, 1689 tayo. Sa interview naman. Opo. Okay, meron pa. Ayun, so magandang practice pala. Kahit nagpapamember pa lang, aralin mo na yung confession. Though hindi, ginawin ko lang, hindi kailangan lahat. Kailangan, alam mo na lahat, kabisado mo yung... And hindi naman ganun yung interview. Pero yung willingness for you to learn and explore yung mga katotohanan na yun, yun yung tinitignan. Kasi, bakit mo nga naman uunahin yung Westminster samantalang merong 1689 na pinapaaral? Tapos mo na yung 1689, parang ganon. Pero yung sinasabi kasi ni Hermar, influence ng mga nababasa eh. At makikita mo na yung binabasa nila, hanggat hindi naman, ano, consistent pa rin sa 1689 eh. So far, sa history ng ARBC, wala pa naman kaming nakitang conflict. Mayroong mga nagpapamember na somehow, may nalalabuan sila, pero kagaya ng sinabi ni Pastor Angel, napifilter siya at napag-uusapan during membership process. So, na-address na kaagad siya. Though hindi kailangan na, kagaya ng anak ko, hindi pa naman niya alam lahat ng sa, kahit sa eschatology, wala pa. Ang alam niya lang, mamamatay siya. At harap siya kay Kristo. Ngayon yung inaano namin. So, aralin lang. Willingness to also learn yung
confession na pinangahawakan ng iglesia. Okay, meron pa. Follow up. Si Seven, may tanong ko. Yan. Hindi pa ibabaptize yan. Ah, pag nag-confess. Meron pa? Pwede niyo tanongin si Jesho mamaya habang kumakain. Habang nandito pa. Okay, so 11 na ata. Kung may question pa, sige. Last. Okay, mukhang wala na. Mukhang 1689 na lahat. Okay, wala na po. Sige po, mag-close tayo sa prayer. Nakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat sa mga salita mo na ipinahayag mo sa amin at gayon din sa mga nauna sa amin, sa mga darating pa, Panginoon. Purihin ka sa mga katotohanan na ito at dalangin namin na pagkaisahin mo ang CRO sa katotohanan na, at patayuin niyo sila, Panginoon. Tindigan yung totoo, ituro yung totoo, at tayuan ang katotohanan, Panginoon. Protektahan, dahil ito ay mandato mo sa iyong iglesia. At malusog ang iglesia na may tinatayo ang katotohanan, Panginoon, na tumatayo sa mga katuruan ni Kristo. Kaya dalangin namin na itong pag-aaral na ito ay makatulong sa bawat isa at sa kanilang paglago, Panginoon. At gayon din sa kung paano nila ikakandak yung sarili nila bilang nagnanais na iglesia, Panginoon. Sa iyo ang lahat ng kapurihan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you.